Hello guys, good evening once again. Welcome to my YouTube channel, Jen Bautista po. Thank you mga subscribers ko and ayun, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa akin at shoutout nga po pala sa aking kapatid na si Aguinaldo Official Vlog. Okay ba kami apelido? Kasi po magkaiba kami ng tatay. Just miss you na. Gay. Kaya nakakalam yan. So, ayun. Ano ba yung mga regret ng mga OFW? So, ang regret namin mga OFW, number one, yung pag-uwi namin, we are not having a healthy body. Hindi na kami healthy. Either may sakit kami pag-uwi. Yun. Kadalasan naman, ganun. May sakit pag-uwi. Kasi nga, sobrang pagod dito. Hindi mo na naasikaso yung sarili mo. Tapos, syempre, kasi yung sarili mo, di syempre, trabaho mo yung inuuna mo, diba? Papabayaan namin yung sarili namin para lang sa trabaho namin. So, yun yung isa. Pangalawa, yung hindi na namin inintindi yung sarili namin, hindi na kami nakapag... Sabihin mo na hindi kami nakapag-ninegosyo or nakapag-ipon para mag-negosyo. Hindi na namin naisip yun. Kasi padala lang sa pamilya. Hanggang sa umuwi na kami, matanda na kami. So, pangatlo, yun nga. Not spending time for the family. Yun yung isa din yun, di ba? Siyempre, nandito kami eh. Nagtatrabaho kami para sa pamilya namin. So, paano namin ma-spend yung time namin sa pamilya? So, yun, nakakapag-ano din. Pero, syempre, wala tayong magagawa, di ba? So, nakakapagsisi din yun. Pero, syempre, kung hindi kami napunta dito, wala naman din talagang susuporta sa pamilya. So, ang hirap din kasi makita na ang hirap din makita yung hindi mo maibigay yung pangangailangan ng pamilya mo. Sobrang sakit nun. Yung kailangan nyo ng ganito, kailangan nyo ng ganito, pero wala kayong pambili. Ganun, napakasakit nun. Hihingi yung anak mo ng pambili ng, alam mo, pambili ng gusto niya. Wala kang maibigay. Ang sakit kaya nun sa puso, promise. So, yun. Pero, syempre, yung not spending time to your family hanggang sa lumaki na lang yung mga anak mo. Hindi mo kasama kasi nasa malayo ka. Di ba, nakakaano din yun. So, pang-apat, yung hindi mo naman, you're not living the life what they want. Yung hindi mo naman gusto yung, although, trabaho yung pinunta mo dito, pero hindi ito yung ginusto mo maging outcome ng buhay mo na hanggang sa tumanda ka, nagtatrabaho ka lang, di ba? So, hindi mo rin ginusto yun, pero sabi nga, kahit gaano pa natin kagusto na ma-spend natin yung time natin or ma-spend or mabuhay tayo ng naaayon sa gusto natin, hindi naman pwede. Kasi parang, hindi natin maiprovide yung pangangailangan ng pamilya natin, di ba? Ang sakit din dun kaya. So, ayun. Tapos, syempre, OFW tayo, so, syempre, kukulangin pa rin yung kita natin. Hindi natin alam. Nasa finish line na tayo. Diba? Ang sakit. So, yung pinaka-nakakaan din, no? So, sana matuto tayo talaga sa mistake ng iba. So, panglima, ayun, wala tayong ipon pagtanda natin. Hanggang sa gobyerno pa rin tayo, aasa. Mga pension. Nang hirap pa din naman makuha. Diyos ko, naway makaipon talaga tayo, mga kababayan. So, ayun. Ang panglast, pang-anim, wala tayong investment. Alam mo kung ano yung investment natin, mga OFW? Yung sakit. Sakit ng ulo. Sakit sa katawan. Ano pa?
mga iyon yung mga investment natin. Resibo, yan, investment natin. Investment natin, yung mga napaaral natin, yung mga natulungan natin sa pamilya. Pero, huwag kang mag-expect ng return. Kasi, syempre, naitulong mo na yun eh. Wala na yun. Don't expect in return. Sigad yung bahala sa'yo. Paano niya ibabalik yun? Yun nga lang. Talagang, pag-uwi mo, as in zero ka, wala ka. Lalo na kung ang dami kang pinapaaral. Or ang dami umaasa sa'yo. Kaya, fight, fight, fight lang. Labarn. Mga kababayan. So, ayun lang po. Thank you po. God bless and much love.